Isang mapagpalang araw po ng Tuesday. Today is July 27, 2021. Ipagpapatuloy naman po natin ang ating special na pag-aaral sa ating bagong series na The Beatitudes of Jesus. In the book of Matthew chapter 5 verses 21 to 23, sinabi po ni Jesus, "You have heard that it was said to the people long ago, 'You shall not murder.' And anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or a sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, 'Raca,' is answerable to the court. And anyone who says, 'You fool,' will be in danger of the fire of hell." The word of the Lord. Mga kapatid, sa ating pag-aaral, we are continuing our series on the Sermon on the Mountain Side by Jesus na tinatawag po nating The Beatitudes. Ang ating last lesson ay matatagpuan po sa Matthew 5:17 to 20. We began a new section na kung saan si Jesus po, mga kapatid, begins to address the Christians' righteousness in relationship to the law. Nakita po natin dito sa passage that Jesus did not come to abolish the law but to fulfill it. At isa sa mga paraan na tinupad niya ang kautusan was by revealing the true meaning behind it. So sa araw na ito, merong detailed set of instructions si Kristo concerning our relationship with God and our relationship with one another. Kaya po ang key message ng passage po natin ngayon is maintaining peaceful relationship. Diyan po sa Matthew 5:21 to 26, pero hindi po natin ito matatapos dahil meron pong 3 parts ito. So to maintain peaceful relationships, ayon pa sa kay Jesus, we must guard our hearts from evil thoughts, including anger o yung tinatawag na galit. Now, have you ever been really angry with someone? Kailan ka ba galit na galit? Last year ba? Last month? Last week? O baka hanggang ngayon meron pa po kayong galit sa inyong puso? Ikaw ba ay angry bird person hanggang ngayon? Baka sa sobra mong galit, baka nakaplano na po kayong parang nag-i-imagine kayo na papatayin mo yung taong ginagagalitan mo. At bigla kang bumawi at sinabi mo sa inyong sarili, "I cannot kill that person." Ha? So sabi mo, hindi ko yan patayin. That is a sin to murder. Well, mabuting pag-iisip yan kung ganun, mga kapatid. You should not kill anyone out of anger. Subalit, si Jesus dito sa ating passage pushes us farther on the issue of anger. Kasi si Jesus po, sa kanyang beatitudes, hinahamon niya ang bawat isa sa atin not only on the sinfulness of murder, but also on the sinfulness of anger itself. Yan ang kanyang mensahe. Sa totoo lang, most of us do not see anger as such a big problem. Yes, ngunit sinasabi ni Jesus that you had better not be proud of it because it can get you in a peck of trouble, eternal trouble. Kaya po ang anger is a short word from the word danger. Kunin mo lang yung letter D sa danger, magiging anger na. Kaya sa passage po na ito, mga kapatid, Jesus speaks to us about anger. At ating tingnan ang tatlong bahagi o panig ng galit mula sa ating passage ngayon. At dito po sa Matthew 5:21 to 22, ito po ang first part tungkol po sa tatlong sides of anger. Ito po ang ating tandaan. Anger can be evil. Ang galit ay maaring magiging masama. Walang duda na ang mga nakikinig kay Jesus sa panahong yun, noong panahong yung 2,000 years ago, alam nila na ang pagpatay, alam nila na ang murder was evil.
But Jesus introduces yung tinatawag na new concept, bagong konsepto na ito, that anger can also be evil. Baka na surprise ang mga tagapakinig ni Jesus noon, and it's probably surprising to many of us today. Bakit? Wala po tayong problema na yung murder is evil, sinful, and worthy of judgment. Ngunit kapag sinabi natin na ang galit is worthy of judgment, well, parang sumusubra na yata ang teaching na ito ni Jesus, di ba? So Jesus carries it further. Ang sinabi po niya dito, if you insult your brother or sister, yan, may tinatawag yun na word na raka, di ba? You will be subject to the court, meaning you will be guilty. Kaya may word dito na raka, or sa NIV is fool, no? So ang sinasabi ni Jesus, mga kapatid kong minamahal, mga spiritual viewers, na ang judgment na ating mararanasan if we give ourselves to anger and insulting could be like a continual fire that burns up trust, tulad ng hellfire o yung gehenna na sinasabi ni Jesus dyan, ang Greek word gehenna. No, it's dyan po sinusunog lahat ng mga basura, parang smoky mountain doon po sa Jerusalem. At napaka-intense po nito. Just as murder is sinful dahil isa itong physical violation of someone created in the image of God, so also insulting is sinful dahil isa po itong verbal violation of someone created in the image of God. So paano mangyayari ito? How is this the case? Yan ang tanong. Paano ang galit ay maaaring makonsider natin as sinful as murder? Well, gusto ko lamang po itong linawin sa bawat isa sa inyo. By the way, salamat sa panonood dyan sa Castro family, kay Sister Glenda at kay mama niya dyan po sa Handumanan Church of Christ. Gusto ko lang linawin po, mga kapatid, na hindi po sinabi ni Jesus na ang murder at ang anger were the same. Ang sinabi niya is that they were both worthy of judgment. Itong anger at saka murder is worthy of judgment. Gusto ko lang linawin na ganito, mas gusto ko pang magalit kayo sa akin kaysa sa papatayin ninyo ako, di ba? So ang punto ni Jesus, mga kapatid kong minamahal, is that anger should not be overlooked as innocent because according to Jesus, it is evil. Napakasama nito. Well, bakit ang galit ay evil? Napaka-tricky po ang question na ito, particularly sapagkat makikita po natin that Jesus was angry at points in his ministry. Ilang mga times na nung sa temple, sa templo, mayroong nagtitinda doon, galit na galit si Jesus. Sumaring sabihin ninyo na si Jesus ay merong righteous anger. Tandaan po natin na none of us are Jesus. Hindi po tayo si Kristo, hindi po tayo si Jesus. Kaya mag-ingat po tayo to say that our anger is righteous anger. So Jesus' anger was an identification of the sin of others. Alam mo, ang anger ni Jesus is righteous dahil ito po ay controlled. Ang anger ni Jesus is not violent. Ang anger po ni Jesus is not selfish. Ha? Magagalit siya kapag ang ibang tao ang inaabuso. Pero nung siya na ang inaabuso, sabi niya sa cross, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So, ang ating galit opens the door and allows sin to come into our hearts. At ito po, tandaan natin, ay magdudulot sa atin ng dagdag na kasalanan. Kasama na dito yung pang-insulto, pagmumura, at kung minsan, physical na pananakit. So our anger is usually selfish and vengeful and full of hate, di ba? Ito po ang katunayan. So our anger is usually selfish at ito ay makasalanan. Kahit pa na napakaliit ito para sa atin, hindi po ito insignificant in the eyes of God. So how do you view your anger? Ito po, we should fear our anger because it could lead to judgment. Ibig sabihin, it could indicate that we are not truly followers of God in His ways. Kung sinabi natin na tayo ay follower ni Jesus Christ, kailangan talagang
sundin natin siya, including His commands na hanggat maaari, hanggat possible, iwasan ang galit at insulto. So we must also pursue holiness not only in our actions but also in our hearts. So kaya sa araw po na ito, sana po mayroon tayong natutunan that anger can be evil. Ipagpatuloy po natin ang next part nito dahil tatalakayin natin ang three parts of anger na itinuturo ni Jesus sa Matthew 5:21-26. So, mga kapatid, iwanan ko po kayo sa isang importante mga bagay na Jesus was teaching murder. The sin of murder is not just an external act but includes your heart, motives, and attitude. And the punishment for murder is not ultimately decided by earthly courts but by God in heaven. And if we are truly to obey the law, we must not only avoid the negatives but also pursue the positives, yung tinatawag na reconciliation and friendship in all our relationships. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, thank you. Thank you for giving us this reminder because all of us are prone to anger because we are human. Right now, Lord, we pray that you are going to forgive us from our anger. Take away our bitterness. Take away our negative emotions and instill to us the holiness of your word. May we live to avoid anger as much as possible. If not totally eradicated in our lives, help us, Lord, to at least control everything, especially when we are angry. Forgive us, be with us. In the name of Jesus, amen.